Let me take this opportunity to present to you the gospel of our salvation, the good news. Kasi po yun ang pinakasentro ng ating pag-aaral ng Biblia at yan din po ang pinakasentro ng ating spiritual na buhay, pati na yung ating temporal life. Ano yung good news? That Jesus Christ died for your sins, for our sins, to those who believe in Him. Jesus Christ died for our sins. Ang pinaka ano doon ay the gospel is about the work and person of Jesus Christ. No, kasi ang pinaka premise dito ay God is holy, no? At tayo po ay makasalanan, sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. And God is holy in Isaiah 6, God is holy. What do you mean by holy? Siya ay mataas sa atin, malayo siya sa atin. Hindi natin siya kayang abutin, lalo na tayong mga makasalanang tao. At tayo po ay nahihiwalay sa Kanya dahil sa ating kasalanan. No? Una-una, ang ating pong nature ay makasalanan dahil sa namana natin yung nature ni Adam during the fall, man fall. Yung nagkasala si Adam, yung kanyang nature ay sinner. So tayo ay nagka-commit ng sins. Because we are by nature sinners. So tayo po ay nahiwalay sa Holy God. So the problem is kung walang mangyayari sa atin, hindi tayo makapag-reconcile sa God. Marami pong nag-iisip kung paano po ang i-reconcile ang sarili nila sa God. Kaya nga parang lumalabas yung mga religion. Ang religion po ay yung tao po ay umabot sa God, yun sa kanyang kaparaanan. Pero the gospel is not about yung tao ang umaabot sa God. Ang gospel is about God na bumaba sa tao upang siya maligtas. Kaya nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So tayo po ay mapapawalang sala lamang, ma-reconcile tayo because of the atonement made by Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang substitute. Siya yung tinatawag natin sa gospel ay substitutionary atonement. Someone did the atonement for us, si Jesus Christ yun. Siya ang nag-perform ng lahat ng mga batas na hindi natin natupad. Siya ang nag-perform ng totoong righteousness. Kasi ang ating righteousness by our good works cannot pass the requirement of God. Kaya siya ang tumupad, si Jesus Christ ang walang kasalanan, no? At the same time, siya ang namatay para bayaran ng ating mga kasalanan. That is the gospel. At another requirement for that is the gospel is the death, burial, and resurrection and ascension of Jesus Christ doon sa langit. Ngayon ay nakaupo siya sa kanan ng Ama interceding for us. At makukuha lamang natin yan, ma-appropriate lamang yung mga ginagawa ni Jesus Christ, makikredit lamang yung ginawa ni Jesus Christ ng mga righteousness na yan at yung siya ang mapaparusahan sa atin if we believe in Him. And we can only do it by faith, not by our works, not by rituals, not by joining any organization. Kasi ang ating kaparaanan ay hindi yan nakakaabot sa batayan ng Panginoon. Only Jesus Christ fulfilled our requirements. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, siya pumunta dito, namatay siya doon sa cross at sinabi niya, it is finished. It is finished. All we have to do is believe on what He did and maniwala tayo na si Jesus Christ ay Diyos, Son of God, na nagkatawang tao, incarnation. Nag-incarnate siya. So Jesus Christ is truly God and truly man. Marami pong hindi nakakainawa kung ano yung truly God and truly man. Si Jesus Christ before His incarnation ay nandoon yung all the attributes of God in Him. And when He incarnated, all the attributes of man were added to Him. Yung parang dinagdag sa Kanya. Kaya ang tamang description kay Jesus Christ ay truly God and truly man. No? Kasi kailangan God siya at the same time man siya to be the substitutionary atonement, yung maligtas tayo. So that is the gospel, we're all sinners. God is very holy, hiwalay tayo sa Kanya.
Kailangan natin ma-reconcile, pinadala ni God ang kanyang bugtong na anak, at ang dapat natin gawin ay maniniwala lang sa kanya by our faith only, and ask God for illumination na maintindihan natin na tayo makasalanan, at tayo ay magsisi sa kasalanan at lumapit sa kanya, at ang by nature, tayo ay dapat, ang ating natural ay sumunod na sa kanya. By nature yan. So that is the gospel.